Magandang araw po sa ating lahat. Bago pang simula, lahat po tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang magpakaaral ng inyong banal na salita. Dahil sa inyong dakilang pagkabay sa amin, kami po ay nakatipon sa oras na ito sa inyong harapan. Kaysa gina ng pandemic. Dahil sa inyong dakilang biyaya, kahit kami pa ay mga miserable ng makasalanan noon, naligtas po kami ng lubos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesus, sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo doon sa cross, ang lahat ng dugo niya ay dumanag upang tubusin ang lahat ng aming kasalanan. Dahil dito, kami po ay naligtas, may panganak muli, spiritual. Kaya po meron po kaming pag-asa na buhay tungo sa inyong banal na kaharian. Ngayon araw din po, ayon sa inyong patuloy na pagkabay sa amin at sa kanang biyaya tungo sa amin, kami po ay magkaroon ng fellowship sa loob ng inyong maluwalhating iglesia. Kaya po, mula sa simula hanggang sa wakas, pakigabay niyo po kami sa oras na ito upang maunawa ng inyong banal na salita at inyong kalooban tungo sa amin. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa oras na ito. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Cristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Nehemias. Okay. Nehemias chapter 1. Nehemias chapter 1. Page 708, verse 1. Ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalias sa buwan ng Chislev ng ikadalawampung taon, samantalang ako ay nasa Susa na siyang kabisera. Si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag ang tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga nanirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malupang kalagayan at kahihiyan. Ang padre ng Jerusalem ay wasak, ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nang narinig ko ang mga salitang ito, ako ay umupo, umiiyak at tumangis ng ilang araw. Ako ay nagpatuloy sa pag-ayuno at panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak na Diyos, kasindak-sindak na Diyos na nangiingat ng tipan ang tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nangiingat ng Kanyang mga utos. Makinig ka sana ngayon at imulat ang inyong mga mata upang makinig sa dalangin ng inyong lingkod. Ang aking itinadalangin ngayon sa harapan mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel ng inyong mga lingkod, aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako ang aking sambahayan ay nakasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo
at hindi namin iningatan ang mga utos, ang mga tuntunin o ang mga batas na inyong iniutos sa inyong lingkod na si Moses. Alalahanin mo ang salita ng inyong iniutos sa inyong lingkod na si Moses na sinasabi, kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manumbalik sa akin, ngatan ninyo ang aking mga utos, gawin ang mga ito, bagamat ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Ang mga ito ay inyong mga lingkod, ang inyong bayan na tinubos mo sa panagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at sa pamagitan ng inyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng inyong lingkod na nalulugos sa na igalang ang inyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang inyong lingkod. And pagkalooban mo siya na kaawaan sa paning ng lalaking ito. Noon, takapagdala ako ng kopa ng hari. Okay, ngayon na raw, itong kursa panalangin ni Nehemias. Bakit po siyang nagsimula ng panalangin sa Diyos? Meron pong background dito sa chapter 1. Nang dumating ang kanyang isang kapatid mula sa Judea, ang pangalan niya ay si Hanani, tapos tinanong niya ang kapatid niya tungkol sa mga kalagayan ng mga Hudyo sa Jerusalem. Una, kailangan natin maunawaan na si Nehemias is nasa ibang bansa na, no? Bilang bihag. Doon sa Babylon, no? Dahil sa kasalanan ng mga Hudyo, Israelita, sila po ay naging bihag sa Babylon. Ang bansang South Judah ay pinuksa ng Diyos sa pamagitan ng Babylon. Kaya dinala nila yung mga ilang Israelita sa Babylon. Yun pa ang nangyari mga BC 606 686, talagang nawasak na po yung bansang South Judah. Kaya po ito pang mensahe ni Nehemias nasa Babylon. Tapos nang narinig niya tungkol sa yung malupang kalagayan ng kanilang kapatiran sa Jerusalem, nalungkot siya, then tapos nasimula siyang panalangin sa Diyos para sa dakilang gawin ito. Kaya po mo Ezra tsaka Nehemias, ito po ay iisang parang libro dati. Ezra Nehemias ay may connection. Okay? Kaya ayon sa propesya ng Diyos, ang bansang Israel, doon sa yung mga Israelita na nabihak doon sa Babylon ay nakabalik sa kanilang lupain pagkatapos ng 70 years. Yun pa ang pasimula ng Ezra chapter 1 hanggang 6. Then pangalawang beses sa pamagitan ni Zerubbabel, then sa pamagitan ni Ezra, pangalawang beses mga ilang mga Israelita ay nakabalik sa Jerusalem. Then tapos
pangatlong beses sa pangitan ni Nehemias, ang ilang Hudyo ay nakabalik sa Jerusalem. Mga tatlong beses, ito pang nangyari. Return of Jewish to Jerusalem, okay? Sa Israel. Okay? Ito pang katuparan ng propesya ng Diyos na isulat doon sa Jeremiah. Nang sila pa'y sumuhay sa salita ng Diyos, dumating na po ang parusa mula sa Diyos. And tapos sa panahon yon, medyo matinding parusa po ito dahil sa kanilang pagsuway sa salita ng Diyos. Kaya nabihak po sila sa loob ng 70 years na. Pero dahil sa, gaya ng alam po natin, dahil sa kanilang pagtanggi kay Jesus, paulit, sila pa'y nagtusa sa mas mahabang panahon, halos 2,000 years. Pero ayon sa propesya pa rin ng Diyos, sila pa'y nakabalik, nakauwi sa kanilang lupay ngayon. Kaya ngayon, ang bansang Israel ay malakas na. No? Kaya alam po natin na ang kanyang ikalawang pagpabalik talagang malapit na. Kaya po, ano pa ang una? Ano pa ang concern ni Nehemias? Si Nehemias naman po, parang yung position niya ay napakataas doon sa Babylon. Nasa Susa daw, isa pang magandang palasyo para sa hari ng Babylon. Kaya, sa buwan ng Chislev, ibig sabihin mga November taka December po ito, sa panahon yon, yung haring ito ay nasa ibang lugar. Doon sa Babylon, tapos kung sa araw na, gaya ng mo June, July, parang ganun, doon sa Media daw. Ang Akmeda dan mo tinatawag ito Akmeda, yung magandang palasyo din po. And then, tapos mga spring, mga March, April, yung haring ito nasa Susa siya. Kaya sa buwan ng Chislev wala pa po yung haring ito. Pero basta, ito pa ay isang palasyo naman. Nandun po si Nehemias, ibig sabihin yung position niya ay napakataas. And tapos, yung sa huling verse sa chapter 1, siya pa ay naging takapak dala ng kopa ng hari po daw. Ibig sabihin, siya pa ang tarang counselor o secretary para sa hari na ito. Sa totoo lang, kaya walang problema sa kanilang buhay. Yung buhay niya maayos. Pero yung concern niya ay tungkol sa yung kanyang bansa. Yung kapatiran doon sa bansa. Kaya po, ibig sabihin, yung pananampalatay ni Nehemias ay talagang hindi pangkaraniwa. Kahit yung position niya ay napakataas, ay napakaganda naman ang buhay niya, pero yung puso niya palaging tungo sa Jerusalem. Kaya po, sa pamamagitan niya, ay ginawa ng Diyos ang kanyang plano ng mabuti. Tapos, siya pa ay isang marunong, mahusay sa panalangin. Kaya po, una, yung lesson naman, ano po ang concern natin ngayon? Yung concern ni Nehemias ay patungo sa Jerusalem. Tayo naman po, ano po ang concern natin tungkol sa yung kanyang kaharian na darating, tungkol sa kanyang iglesia, tapos yung mga ligaw na kaluluwa, na mga hindi pa ligtas. Yung ministry ng Panginoon, yun pa ang dapat naging ating concern, gaya ni Nehemias. Kaya po, mo halos
Tapos na po ang taong ito, darating na po yung panibagong taon. Kaya ano po ang concern natin tungkol sa darating na yung panahon? Kaya dapat tayo din po ay mayroon concern spiritual, gaya ni Nehemias, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Natapos yung kalagayan naman ay hindi po maganda. Yung kalagayan ng mga hindi ligtas sa mundong ito din, hindi po maganda. Kaya yung mga hindi pa ligtas sa palibot natin, yun din po ang malaking alalahanin sa atin. Kaya ano pa ang ginawa ni Nehemias? Nang narinig niya ito ay verse 4, nang narinig ko ang mga salitang ito, ako ay umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw. Ako ay nagpatuloy sa pag-ayuno ang panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Siya po ay umupo, umiyak, tapos nagpatuloy siya sa pag-ayuno at tapos panalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Okay? Kaya ito po ay ano, imainang yung panalangin na maitim. Taitim na panalangin. Kaya po, tayo din po ay dapat meron po tayong ganitong hangarin o puso tungo sa kanyang ministry, tungo sa mga ligaw na kaluluwa. Gaya ng mga awik, okay, mga awik 1-6. Mga 1-6, mga awik 1-6. Verse 5, Yaon nawang nagsisipak hasik ng luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Yaong naawang magsisipakhasik na luhaan. Okay. Kaya para maligtas ang isang tao, siguro meron pong mga kaluluwa na umiyak dahil sa kaluluwang ito. Dahil sa yung luha nila, sila po ay naligtas sa pamamagitan ng pakilos ng Espiritu Santo. Kaya yung ating luha, ano pang ibig sabihin luha? Ibig sabihin yung mula sa ating talagang kaibuturo ng ating puso, yung panalangin. Hindi ito ibig sabihin yung luha mismo may kapangyarihan na, no? Tama po ba? Luha naman, ibig sabihin talagang mula sa yung ating puso, yung taitin na panalangin. So yun pa ang katanggap-tanggap sa Diyos, yun pa ang kailangan para sa ligaw na kaluluwa, para sa mundong ito. Kaya yung mga taong may luha dahil sa mga kaluluwa, dahil sa mga ministry, sila po ang gagamitin ng Diyos para sa kanyang ministry. Kaya balikan po natin Nehemias chapter 1. Kaya nang narinig nila yung masamang balitang ito, yung ano pa ang pinakaunang gawin niya, panalangin, no? Sa halip ng paghahanap ng iba't ibang paraan, iba't ibang pag-iisip, yung pinakaunang gawin niya ay siya panalangin. Siya ay umupo. Tapos
Nagsimula siyang panalangin. Gaya nito, sa ating Kristiyanong pamumuhay, manalangin kayong walang patid. Gaya ng sinabi ng verse na ito, Bible na ito, yung pasimula ng ating Kristiyanong pamumuhay, pasimula ng isang araw, pasimula ng paggawa ng solution ay panalangin. Kaya na kay Jesus, nasa Diyos ng langit, meron pong lahat ng solution doon, meron pong saganang biyaya doon. Kaya sinabi dito, trono ng biyaya. Okay? Kaya po, tayo din po, unahin po natin ang panalangin sa ating lahat ng lakad, sa pasimula ng isang araw, sa pasimula ng importanteng ministry, yung pasimula ng para sa mga evangelization, ano-ano, yung panalangin ng mga tunay na ligtas ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya po, siguro gaya ng panalangin ni Nehemias, ang Diyos ay nagsimula ng nakikilos upang gawin ang kanyang plano sa pangitan ni Nehemias. Sa totoo lang, ito po ang ayon sa yung pagpabalik ng Israel sa Babylon, mula sa Babylon sa Jerusalem ay nakabase sa kanyang plano naman, pero kailangan pong yung panalangin ng mga mananampalataya. Kaya po, dahil sa panalangin ni Nehemias, ay naganap na po ang propesya ng Diyos sa pangitan ng ikatulong pagpabalik nila sa Jerusalem. Dahil sa panalangin ni Nehemias. Okay? Kaya importante po yung panalangin ng naunang ligtas. Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36 verse 34. Ang lupay ng naging sira ay mabubungkar sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nakataraan, at kanilang sasabihin ang lupay nito na naging sira ay naging gaya ng halaman ng Eden. Ang sira giba ang wasak ng bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung makagayoy, malalaman na mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay naktayo ng mga guhong dako. Tinaman ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita, aking gagawin. Magaya ng alam ninyo ng mabuti. So, gaya ng verse na ito, ang dating sira. Yung lupay ng Israel ay naging, gaya ng halaman ng Eden na ngayon talaga. Ito pa ay katuparan ng propesya ng salita ng Diyos na ito, dito. Kaya iniisip natin, dahil sa salita ng Diyos, dahil sa propesya ng ito, naganap na ngayon yung parang himala na ito na naganap. Pero, sabi ng Biblia, kahit meron pong pangako ng Diyos ng ganito, gaya ng verse 37, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bukod pa dito'y hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Ibig sabihin, dapat sila po ang humiling sa Panginoon tungkol dito upang gawin ito sa kanila.
parami ng kanilang mga tao na parang kawan. Kaya ganito po yun, kung meron pong pangako ng Diyos, ano pa ang kailangan? Dapat tayo pa ay manalangin sa Panginoon nakabase sa yung pangakong ito. Kung ganon, yung pangakong ito, yung propesang ito ay nagaganap. Kung hindi po tayo manalangin sa Panginoon, kahit meron po tayong magandang pangako o propesya ng Diyos tungkol sa ating buhay, walang mangyayari. Kaya paano natin tanggapin ang malaking blessing, yung magandang blessing of God sa pamamagitan ng panalangin? Kailangan natin tanggapin ang pangakong ito. Yun pang ibig sabihin ng mensaheng ito. Kaya ngayon din mo, kaya ng nakita niyo po sa picture, meron pong mga Hudyo, siguro mga grupong Pariseo, nanalangin sila palagi sa harap ng natirang Father, di ba? Hanggang ngayon, nanalangin sila dahil sa ganitong salita. Kaya po, ang bansang Israel nakabalik sa kanila mga tatlong sa kanilang lupay mula sa Babylon mga tatlong beses. Unang beses nakabalik sila, tapos itinayo nila ang templo ng Diyos paulit, yung nasira dati, tapos nawasak dati, tapos ng pangalawang beses na nakabalik sila sa pangitan ni Ezra, sa pangitan ng sigasik pagsisikap ng propetang yung Ezra, ang pananampalataya ng bansang Israel ay manumbalik sa pangitan ng patuloy na yung pagtuturo sa kanila. And then Nehemiah naman po, nakabalik sila sa Jerusalem upang ayusin yung padre ng Jerusalem. Natapos yung pananampalataya nila sa pangitan ng salita ng Diyos. Kaya yung nangyari po ito, ayon sa una, ayon sa pangako ng Diyos, propesya ng Diyos. Pangalawa, dahil sa panalangin nila. Yung unang pagkabalik naman, naunawaan ni propetang Daniel ang propesyang ito tungkol sa kanilang pagbabalik pagkatapos ng 70 years. Doon po sa Jeremiah chapter 25, Jeremiah chapter 25, verse 1. Ang salita na dumating kay Jeremias tungkol sa buong sambahan ng Juda ng ikaapat na taon ni Jehoiakim na anak ni Josiah na hari ng Juda, yun din ang unang taon ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, na binikas ni Jeremias na propeta sa buong sambahayan ng Juda na sa lahat ng naniran sa Jerusalem na sinasabi sa loob ng 23 taon mula ng 13 taon ni Josias na anak ni Amon na hari ng Juda, hanggang sa araw na ito ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Ako ay matiyagang magsalita sa iyo, ngunit hindi kayo nakinig. Ang problema sa kanila, hindi kayo nakinig. Kaya sa pangitan ng iba't ibang propeta, dinala ng Diyos ang kanyang salita sa kanila na kailangan, hindi sila makinig. Kaya nawasak na po ang Israel, bansang Israel. Tapos, meron pong propesya, verse 9, tatawagin ko ang lahat ng mga lipi sa hilaga si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia na aking lingkod. Dadalhin ko sila sa laban sa lupay nito, sa mga mamamayan nito, sa laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot, ganap ko silang lilipulin. Ang gagawin ko silang kasukulam-sukulam, paksisitan at isang walang hanggang
kakutyaan ang sabi ng Panginoon, bukod dito, papawiin ko sa kanila ang tinik ng kasayahan, ang tinik ng katuwaan, ang tinik ng lalaking ikakasal, ang tinik ng babaeng ikakasal, ang ingay ng mga batong gilingan, ang liwanag sa ilawan. Ang buong lupa nito ay maging guho at katatakutan. Ang mga bansang ito maglilingkod sa hari ng Babylon sa loob ng ilang taon po? 70 taon. At pagkalipas ng 70 taon, parurusahan ko ang hari ng Babylonia. Kaya nang naunawaan ni Daniel yung sinabi ni Jeremiah, 70 taon pala ano po yung haba ng pagkabihak nila sa Babylon. Pagkatapos ng 70 taon, yung bansang Babylon ay nawasak. Kaya doon sa Daniel chapter 9, sabi dito, nang unang taon ang kanyang pakahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa akala ng bilang ng mga tao. Ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremias, dapat lumipas bago ang nagwakas ang pakasira ng Jerusalem. Ito ay 70 taon. Kaya nang nauna niya ito, ano po ang ginawa niya? Kaya ako ay bumaling sa Panginoong Diyos, tapos hinahanap siya ng pamagitan ng panalangin. And daing na may paayuno, may damisako, mga apo. Nagsimula siyang nanalangin sa Diyos dahil sa salitang ito. Ano po ang panalangin niya? Panginoon, tulungan mo kami upang makabalik kami sa Jerusalem. Panginoon, palakasin niyo po yung bansang Israel. Naunahan ko na yung plano niyo 70 taon pa lamang. Nang nauna niya ito, siyempre masaya siya, tapos nagsimula siyang manalangin sa Diyos ng taytim mula sa mapapagumpabang loob. May pag-ayuno, may damisako, ay may mga abuta. Ibig sabihin, yung panalangin niya ay talagang hindi pangkaraniwa. Kaya po dahil sa yung ganitong panalangin, yung lahat ng propesya o pangako ng Diyos tungkol sa Israel ay natupad na, sila po ay nakabalik sa Jerusalem. Tayo din po ay dapat humingi sa Diyos tungkol sa ganitong biyaya, okay? Para maraming kaluluwa ay nakabalik sa Panginoon sa pamagitan po natin. Okay? Kaya po, una, ano pang sinabi ng Bible? Doon po sa Santiago chapter 4 verse 2, kayo'y wala. Kayo'y nakaway, nakdidigmaan, pero kayo'y wala. Sapagka hindi kayo humihingi. Hindi kayo humihingi. Una, dahil hindi tayo humihingi, tayo'y wala daw. Tayo'y wala. Kaya ano pang pananampalataya? Kung meron po tayong pananampalataya sa kanyang pangako, ano pa ang pananampalataya? Dapat meron po tayong panalangin. Type din na panalangin. Yung panalangin mula sa ating puso. Gaya ni Nehemias at gaya ni Daniel. Yung panalangin na nakabase sa kanyang pangako, ito pa ang ibig sabihin ng panalangin. Kung maniwala tayo sa kanyang pangako talaga, kung naniwala sila sa kanyang pangako talaga, sila po ang mananalangin sa Diyos ng mabuti. Kaya, kung meron po tayong pananampalataya, meron po tayong prayer life. Kaya unang Juan chapter 5,
Unang Juan chapter 5 verse 14. Ito ang ating kapanatagan sa kanya kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kaya kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingan na hinihingi natin sa kanya. Ito ang ating kapatanagan sa kanya. Kayong ating panalangin ayon sa kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. Kaya kung naniniwala tayo sa kanyang salita, kung naniniwala tayo sa kanyang pangako, kung naniniwala tayo sa kanyang kapangyarihan, bakit hindi po tayo manalangin sa kanya? Kaya ibig sabihin, kung meron po tayong tunay na pananampalataya, kung tayo pa'y talagang nagtitiwala sa kanya, dapat tayo ay nagsimulang panalangin sa kanya. Tapos nang tayo pa'y humingi na sa kanya, sabi ng Biblia, ang taong 'yon ay hindi dapat mag-akala na siyang tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Doon po sa Santiago chapter 1 verse 7, sapagkat ang taong 'yon hindi dapat maakala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagtadalawang isip. Nang tayo pa ay humingi sa Diyos, kailangan natin isurin yung ating puso, ating isip. Kung meron po tayong dalawang isip, kailangan natin ayusin muna. Ibig sabihin, dahil alam ng Diyos kung ano ang nasa loob ng ating puso, isip, nang tayo pa ay nanalangin sa Kanya, kung meron po tayong pagtududa sa ating puso, isip, ibig sabihin, ito pa ay naging hadalangan para sa paggawa ng yung mga hinihingi sa Kanya. Kaya tandaan po natin, alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa ating puso, isip. Kaya sa harapan, sa ating sariling mata, kahit parang okay po tayo, pero sa mata ng Diyos, kung meron po tayong mga kakulangan sa ating pananampalataya, hindi kaya natin inaasahan na darating po ang kasukutan ng Diyos ng madaling panahon. Kaya para mabisa ang ating panalangin, dapat tayo din po ay lumago sa pananampalataya. And then dapat meron po tayong pananampalataya na walang pagtududa na sa harapan ng Diyos, kung ganun sasagutin ng Diyos na may alam tungkol sa lahat ng bagay, may alam ng lahat ng bagay tungkol sa isang tao. Kaya darating po ang tulong ng kamay ng makapangyariang Diyos ng langit. Kaya Marcos chapter 11 verse 24, kaya nga sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng bagay mga na inyong idalangin, hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, ayon ay mapapasa inyo. Ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo, ito, yon ay mapapasa inyo. Kaya yung panalangin po mukhang madali lang ito, pero yung panalangin na katanggap-tanggap siyo, kalugod-lugod sa Diyos, ay hindi po ito madaling gaawin. Kaya suriin natin yung ating pananampalataya bago tayo ay manalangin sa Diyos, o habang tayo ay manalangin sa Diyos, dapat natin suriin yung ating puso, isip sa harapan ng Diyos. Kaya ito pa ay maganda para sa ating
espiritu na paglago. Kaya po, yung panalangin, ito pang utos ng Panginoon. Doon sa Ebanghelyo ni Juan chapter 16 verse 24, ano po, kayo'y humingi. Hanggang ngayon, wala pa kayong hining-hinging anumang sa pangalan ko. Sa pangalan ko po, ibig sabihin pangalan ng Panginoon Jesus. Sa panahon yon, pero ngayon, kayo'y humingi. Kayo'y tatanggap. Ano pang unang set? Kayo'y humihi. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya ito pa ay kalooban ng Diyos. Manalangin kayo walang patid na may pagpapasalamat sa Diyos. Gaya ng alam po natin, mag-alag kayo sa Panginoon palagi. Ito pang kalooban tungo sa atin. Para dito, sa pangitan dito, yung ating pananampalataya ay lumalago. Kaya, ano pang nangyari kay Nehemias? Pagkatapos siya ay nanalangin sa Panginoon, kaya po, isa pa po, kaya ito panalangin din po, ito din po ay isa pang bahagi ng pandirikma. Noon po sa Efeso chapter 6, meron pong ano po, buong baluti ng Diyos. Yung ating pakilaban, hindi laban sa laman o dugo, kundi laban sa mga masamang espiritu ng mga may kapangyarihan. Kaya po, kunin niyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo makatagar sa araw na masama. Kaya yung buong baluti, ano pang bahagi ng buong baluti ng Diyos? Yung belt of truth, breastplate, yung sapatos ng gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of spirit. Pero inis ng maraming tao na hanggang dito lang, pero verse 7, Efeso chapter 6 verse 7 po, pagkatapos ng verse 17, meron pa pong verse 18 na nakapagsabi, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Sa bawa panalangin at paksa mo, manalangin kayo sa Espiritu. Ito din po ay bahagi ng Espiritu na pakipaklaban, ano po yung panalangin. Kaya kahit meron po tayong lahat, mo belt of truth, breastplate of righteousness, gospel of peace, shield of faith, helmet, kung meron po tayong lahat, kahit meron po tayong lahat, kung hindi po tayo manalangin sa Panginoon, walang silbi po ito. Kaya kayo lumapit sa pakipaklaban, ipaklaban ninyo ang pananampalataya. Paano po? Sa pangitan ng panalangin na katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya po, Nehemias, siya pang mahusay sa panalangin. Kaya nang narinig niya ito, yung unang gawin niya ay panalangin. And tapos, ano po ang nilalaman ng panalangin niya? Balikan po natin, Nehemias chapter 1 verse verse 5, na aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila, ang kasindasindat na Diyos na nangingat na tipan at tapan na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya, na nakingat sa Kanyang mautos. Yung pag-unawa niya tungkol sa Panginoon ay napakabuti. Yung sinabi niya, lahat Diyos ng langit, ang dakila, ng ingat ng tipan, ang tapan na pag-ibig. So ito pa ay lahat mahalaga para sa atin. Ito pa ay kaloob ng Diyos. Kaya yung pang inahasan niya sa palagi, sa kanyang buhay. Kaya naunan po natin na ang kanyang relasyon sa Diyos ay maayos talaga. Yung pag-unawa niya tungkol sa Diyos, talagang maayos na. Kaya ibig sabihin, yung pamumuhay niya bilang isang
mananampalataya, siguradong maayos na. Kaya siya pa ay mabubuhay, lumalakas sa mundong ito, pero palagi sa palagi pong sa harapan ng Diyos ng langit. Ayun pang pamumuhay niya. Yung palagi siyang mangingat sa kanyang tipan ng Diyos. And tapos yung pag-ibig. Tapan na pag-ibig. Ito po ang mahalaga sa kanya. And verse 6, kaya ayon sa tamang relasyon, kanyang tamang relasyon sa Diyos, ano po ang sinabi niya, verse 6, makinig ka sa ngayon, sana ngayon, imulat ang inyong mga mata upang makinig sa dalangin ng inyong lingkod na aking idinalangin ngayon sa harapan mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel, ng inyong mga lingkod. And tapos, ako ang aking sambahayan ay nagkasala. Aking ipahahayak ang mga kasalanan ng anak ni Israel. Kaya ano pa ang pinakapunto sa problema ito? Yung kasalanan ng tao. Yung kasalanan niya, kasalanan ng Israel. Kaya ano po ang nalulungkot na bagay sa mundong ito? O kasalanan ng tao. Yung hadalangan sa ating Kristiyan ng pamumuhay, yung kasalanan sa ating buhay. Kaya gusto niyang ayusin ang problema ito dahil nauna niya na kung ano ang ugat ng lahat ng problema doon sa Jerusalem. Yung panlabas naman mukhang nawasak, kaya yung panlabas din mukhang nalulungkot, pero yung pinakamalulungkot na bagay sa kanila ay kasalanan na nagawa nila. Kaya ito po ang ipinahayak niya sa kanyang panalangin. Ibig sabihin, yung panalangin niya ay talagang mula sa kanilang puso. O, tapos yung panalangin niya talagang katanggap-tanggap sa Diyos. Verse 7, napakasama ng aming nagawa laban sa iyo. Hindi namin iningatan ang mga utos, ang mga tuntunin, ang mga batas na inyong iniutos sa inyong lingkod, si Moses. Kaya po, yung ating panalangin din po, ano po ang pinakaunang, yung nilalaman ng ating panalangin, yung ating pagpapasalamat sa kanila, sa kanyang biyaya, yung kaligtasan na ipinakaloob niya sa atin. Noon, tayo pa ay mga miserableng makasalanan talaga. Ngayon din, tayo pa ay hindi perfecto, pero dahil sa kanyang sakripisyo, yung lahat ng ating mga kasalanan, yung ating kaligtasan, talagang naganap na. Kaya po, yun pa ang ating unang pag-ibig. Tinatawag ito, unang pag-ibig. Kaya masabi natin na si Miemias ay mayroon eksaktong kaalaman tungkol sa kung ano ang problema sa kanila. Ito din po ay problema sa mundong ito ngayon. Yun din po ang maring problema sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, ipahayak ninyo ang inyong kasamaan sa Panginoon. Siya pa'y tapat na mabuti. Patatawarin niya lahat. Okay? So, kaya kailangan natin ayusin palagi, panatilihin yung tamang relasyon, tamang fellowship, kasama ng Diyos. Tapos, verse 8, itinatanda niya po ang pangako ng Diyos. Hanggang verse 7, ipinahayak niya ang yung kasamaan sa harapan ng Diyos. Verse 8 naman, alalahanin mo ang salita ng inyong iniutos sa inyong lingkod na si Moses na sinasabi, kapag kayo ay hindi tapat, ikakalag ko kayo sa lahat ng mga bayan, ngunit kung kayo mananumbalik sa akin, ingatan ninyo ang aking mga utos, gawin ang mga ito, sabagaman ang inyong pagkawatak-watak na ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit,
Aking titipunin silang mula roon, datalangin ko sila sa lugar na aking pinili upang patiran doon ang aking pangalan. Kaya, nagsimula siyang makapagsabi tungkol sa iyong pangako ng Diyos sa kanilang panalangin dahil ito pang basehan para sa basehan sa kanyang paksa mo sa Diyos, kanyang panalangin sa Diyos tungkol sa biyaya. Verse 10, ito ang inyong mga lingkod ng inyong bayan at tinubos mo sa pangitan ng inyong dakilang kapangyarihan sa pangitan ng inyong malakas na kamay. Kaya po, yung ating panalangin din, gaya ng panalangin ni Nehemias, dapat nakabase sa kanyang pangako. Tapos yung panalangin ay nakabase sa kanyang pangako ay mabisa. Kaya, verse 11, "Ung Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng inyong lingkod na nalulugos sa igalang ang inyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang inyong lingkod, pakalooban mo siya ng kaawaan sa paning ng lalaking ito." Humingi siya ng biyaya sa Diyos. Dahil dito, noon ay takapagdala na ako ng kopa ng hari. Dahil dito, magkaroon siya ng napakataas na position sa doon sa palasyo. So, kaawaan sa ibang virgin, biyaya ng Diyos. Kaya pinakalooban ng Diyos si Nehemias ng biyaya dahil sa kanyang panalangin ayon sa kanyang kalooban. Tapos siya po ay naging isang kasangkapan upang ayusin ang Jerusalem. Ito pa ay mahal. Tapos pagkatapos ng pangayos ng Jerusalem, mas maraming Hudyo ay nakabalik sa kanilang lupain. So ito pa ay ikatulong pagpabalik nila. Okay? Kaya po, siya pa ay dahil sa panalangin ito, ibinigay ng Diyos, pinakalooban ng Diyos sa kanya ng isang napakataas na position. In chapter 2 naman, sa buwan ng Nisan, mga March o April, kaya mula sa buwan ng Chislev, halos pagkatapos ng 4 months na po. 4 months. Sa loob ng 4 months, ano pang ginawa ni Nehemias? Panalangin. Nanalangin siya sa Panginoon. Humingi siya ng gabay o biyaya sa kanya sa loob ng 4 na buwan, tuloy-tuloy. Upang tulungan mga Israelita doon sa Jerusalem. Kaya, tayo naman po, para sa isang kaluluwa, kung manalangin po tayo para sa Kanya, dapat tuloy-tuloy po tayo sa ating panalangin sa Diyos. Paminsan, para tayo sa darating na Bible seminar, nagsimula tayo ng panalangin. Pagkatapos doon, wala na. Mga ilang week lang, manalangin sila sa Diyos o para sa isang kaluluwa. Pero kung ayaw nila, wala na. Hindi po ito para sa mga familia, mga ilang week, mga ilang beses, manalangin sila. Pero hindi sila tuloy-tuloy. Sumuko sila sa panalangin. Mukhang itong madaling trabaho yung panalangin, pero sa totoo lang hindi po ito madaling trabaho kung wala po tayong maayos na yung pananampalataya.
So tingnan po natin si Nehemias ay nanalangin sa Diyos ng seryoso sa loob ng 4 months. Tapos sa buwan ng Nisan, anong nangyari po? Chapter 2 verse 1, sa buwan ng Nisan, ng 20 taon si Artaxerxes na hari, samantalang mayroon alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak, ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. Sinabi ng hari sa akin na bakit malungkot ang inyong mukha? Kaysa harapan ng, sa mata ng hari, yung mukha ni Nehemias ay parang iba na kaysa dati. Samantalang wala ka naman sakit, ito ay walang iba kundi kalungkutan ng puso. Kaya dahil sa kanyang patuloy na yung panalangin, dahil sa yung malupang kalagay ng Israelita doon sa Jerusalem, yung mukha niya naging iba na. No? Kaya dahil dito, nalalaman natin na kung ano ang kalagayan ni Nehemias sa kanyang panalangin. Kung gaano malakas ang panalangin ni Nehemias. Gaano seryoso ang panalangin ni Nehemias. Okay? Kaya kahit hindi sinabi niya na anumang bagay, alam ng hari na may problema siya. Kalungkutan ng puso daw. Si Nehemia naman, bakit meron siyang matas na position? Dahil siya din po ay isang tiwala ng hari, sa hari. Kaya sinabi ko sa hari na mabuhay ang hari magpakailanman, bakit hindi malulungkot ang aking mukha, gayon ang lunsot ng lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba. Ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Kahit anong bansa, yung libingan ng ninuno nila ay importante naman. Kaya naintindihan din ng haring ito nang narinig niya na bakit nalungkot siya. Kaya verse 4, nang makagayoy sinabi ng hari sa akin na ano ang inyong kahilingan? Kaya ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Paano dumating ang kasugutan ng Diyos? Sa bandang huli, sa pamagitan ng utos ng hari, si Nehemias ay nagabalik sa Jerusalem kasama ng maraming mga bagay, mga tao upang ayusin ang lunson ng Jerusalem kasama ng permission mo, official dokumento galing sa hari. Kaya sinagot ng Diyos. Pero tingnan po natin kung ano pang nangyari. Meron pong mga procedure po ito na nakita natin. Hindi dumating ang kasugutan ng Diyos ng biglaan naman. Sa loob ng 4 months, meron pong panahon ng panalangin. Natapos, yung unang step naman, siya pa ay nagiging magkaroon siya ng magandang position. Tapos, pangalawa naman, magkaroon siya ng isang pagkakataon para siya pa ay mag-usap kasama ng hari ng direkta. Sa pamamagitan ng prosesong ito, si Nehemias ay naging lumago sa kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya niya, yung lahat ng prosesong ito ay natapos ng maayos. Paminsan, hindi dumating yung kasagutan ng Diyos ng kaagad dahil meron po tayong kakulangan sa ating sarili. Okay? Pero meron pong mga pagkabay ng Diyos sa atin para tayo pa'y lumago spiritual sa ating pananampalataya. Sa bandang huli, si Nehemias ay nakuha ang kasugutan ng Diyos.
Kaya ako ay nanalangin sa Diyos ng langit. Sa harapan ng hari pa, siya pa ay nanalangin sa Diyos. Sa totoo lang, siya pa ay isang matalinong tao, kaya alam niya na kung ano ang kailangan sabihin sa hari, pero kahit alam niya na kung ano-ano ang kailangan, humingi siya ng tulong sa Diyos. Unahin niya ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon sa pangitan ng panalangin. Kaya ano ang inyong kahilingan? Ito po. Sa halin ng ganito, ano pang unahin? Panalangin. Ako ay manalangin sa Diyos ng langit. Then tapos, sinasabi ko sa hari, ito po ang kailangan ng detalyado. Kaya sa loob ng 4 months, sa pangitan ng taitin na mga panalangin, pagsamo sa Diyos, then tapos, inihanda niya yung lahat ng mga, hinahanam niya yung kung ano po ang sinusuri niya, kung ano po ang kailangan talaga ng maayos. Kaya maayos po yung preparation niya na may panalangin. Kaya dumating na yung pagkakataon, nanalangin siya sa Panginoon, tapos inishare niya yung lahat ng mga kinakailangan sa hari ng ito. Kaya naganap na po talaga ang panalangin ng panalangin ni Nehemias. Kaya po gaya ni Nehemias, dapat tayo din po ay manalangin sa Diyos na walang patid, walang pagdududa na may pananampalataya. Meron pong isang halimbawa, Lucas chapter 18. Lucas. Itina isinalaysay ni Jesus sa kanila isang talinghaga kung paanong sila dapat laging manalangin na huwag manlupaypay. Kaya kung wala pang kasagutan ng Diyos, paminsan tayo pa'y malulungkot, manlupaypay, huwag manlupaypay. Dapat lagi tayong manalangin. Kaya meron pong isang lungsod. Sa isang lungsod, may isang hukom na hindi nakatako sa Diyos. Pero sa lungsod na ito, meron isang babaeng balo na laging pumunta sa kanya na bigyan mo ako ng katurungan laban sa aking kaaway. Siguro mo dahil sa kaaway niya, mo yung anak niya ay namatay, mo wala pong detalyadong storya dito, no? Pero parang dahil sa kaaway na ito, meron siyang mga sama ng loob talaga, no? Gusto niya talagang ayusin ito. Kaya wala nang iba naman, palagi siyang pumunta sa yung hukom na ito. And then, tapos, yung hukom na ito ay hindi magandang hukom, hindi mabuting hukom para, pero wala nang ibang paraan kaya pumunta siya sa palagi, bigyan mo ako ng katarungan. Siguro babaeng balo kaya, o yung asawa niya ay namatay o dahil sa kaaway niya. Kaya po, sino pa ang ating kaaway? Yung masamang espiritu, no? Dahil sa kanya, maraming kaluluwa ay nahulog sa impyerno. No? Kaya, sa bandang huli, may ilang panahon siya ay tumatanggi. Subalit, pagkatapos, sinabi sa kanyang sarili, bagamat ako ay hindi nakatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil sa ginagambala ko ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, medyo ano na, nahirapan ako, parang ganon. Kaya po, verse 6, sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili ng sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kaya bang matitiis sila? Ang problema, hindi sila humihingi. Kaya gayunman, pakparito ng anak ng tao,
Magatakpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Eh, dahil sa pananampalataya ni Daniel, dahil sa pananampalataya ni Nehemias and Ezra, sila pang maraming Hudyo ay nakabalik sa kanilang lupain. Pero kasamang palad, dahil nang alam po natin, dahil sa, nang dumating ang Panginoon Jesus, tinanggihan nila ang yung tunay na Kristo, kaya nakakawatak po sila paulit. Basta ngayon nakabalik po sila paulit, no. Yung po ang nangyari sa ating ano, sa harapan ng ating mata, eh totoo po ito. Kaya po totoo po talaga yung kahalagan ng panalangin natin na may pananampalataya. Si Daniel din po ay napaka-busy siya, pero ngayon ang Daniel, Book of Daniel chapter 6 verse 9 na kaya nilakdaan ni Haring Dario ang kasulatan na pagbabawal. Ano pang pagbabawal? Meron pong batas na masabi, nakapagsabi na huwag kang maglingkos sa anumang Diyos maliban sa hari. Huwag kang manalangin kay sinuman. Huwag kang manalangin tungo sa ibang Diyos mo maliban sa hari. Ganyan. Meron pong mga ganitong batas na itinalaga nila. Pero ito pang isang pagkana ng mga kaaway laban kay Daniel, no? Para nahuli si Daniel. Kaya hindi alam ng Haring Dario ang plano, masamang plano ng mga lingkod niya. Kaya ito pa yung naging batas na. Verse 10, nang malaman ni Daniel na ang kautusan, kasulatan ay nalakdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. Daniel chapter 6 verse 10. Siya'y nagpatuloy lumuhod at tulong uli sa loob ng isang araw na nanalangin. Kaya siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. Okay? Siya'y nagpatuloy lumuhod ng tatlong beses sa isang araw. Nagpapasalamat sa harapan ng kanyang Diyos. Gaya ng kanyang dating ginagawa. Gaya ng dating ginagawa. Ibig sabihin, sanay po siya sa panalangin. Kaya po, sinabi ng Bible na yung spirito niya ay hindi pangkaraniwa. Hindi pangkaraniwang espirito. Yung mga mahusay sa panalangin. Kaya magpatuloy kayo sa pananalangin, kayo'y nakbantay na may pagpapasalamat. Kaya kahit sa ganitong sitwasyon, anong sitwasyon? Kung alam ng mga masamang lingkod ni Haring Dario, eh, si Daniel naman po nahuhuli. And tapos, ayon sa batas na ito, siguro mamamatay siya. No? Pero kahit alam niya na yung ganitong bagay, hindi siya sumuko sa panalangin. Kaya kung pagod na, walang panalangin, no? Kung busy na, walang panalangin, hindi po ganun po yung ginawa ni ano po? Daniel. Okay? Kahit papano, talagang siya ay lumapit sa kanyang kasulatan tapos sa Panginoon sa pangitan ng panalangin. Eh, kaya po, una sa lahat, doon sa unang Timothy chapter 2 verse 1, una sa lahat, isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, ang mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Yun po ang ating dakilang gawin sa harapan ng Diyos. Sila'y dapat laging manalangin, huwag manlupaypay. Kaya, manalangin kayong walang patid. Sabi ng Biblia, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, matiyaga sa panalangin. Matiyaga sa pananalangin. Matiyaga sa pananalangin. Katulad dati daw po, siya'y manalangin sa Diyos, nagpapasalamat sa Diyos, si Daniel, si Nehemiah din po, ito pang nangyari. Kaya,
Natakot siya daw si Nehemiah sa harapan ng hari naman. Siyempre, natakot siya. Tapos, dati naman, nang siya pa ay naging hari, sa totoo lang po, doon sa Ezra, nakontrata siya sa mga Hudyo, mga gawin ng Hudyo. Kaya tumigil sila sa paggawa ng pader ng Jerusalem dahil sa haring ito. Kaya natakot siya talaga sa haring ito dahil ano pang hiningi niya? Sana itatayo po namin yung pader. Iayusin po namin yung pader. Ito pang pinagbawalan niya naman dati. Pero kahit kanon, siya pa'y nanalangin sa Diyos. Tapos sa pangitan ng lakas na nakuha niya sa pangitan ng panalangin, inishare niya, ibahagi niya yung kanyang plano. Kaya binabago ng Diyos ang kanyang puso ng maayos. Tapos kaya po sa bandang huli nagtakumpay na po ang plano ng magandang plano o ni Nehemias ayon sa kanyang salita. Kaya po doon po sa Marcos chapter 9. Marcos chapter 9. Verse 28. Nang pumasok siya sa bahay, palihim na tinanong siya ng kanyang mga alagad, bakit hindi namin niyong napalayas? Sinabi niya sa kanila, ang ganitong uri ay nagpapalayas lamang sa pamamagitan ng panalangin. Bakit hindi namin yon napalayas? Yung isang mga malakas na yung masamang espiritu. Kasi ganitong uri naman, nagpapalayas daw sa panagitan ng panalangin. Ano ibig sabihin? Yung panalangin nila, yung panalangin ni Jesus ay makaiba ba? Panalangin naman. Yung pananampalataya ay makaiba. Kaya ano pang tunay na panalangin? Yung panalangin na may pananampalataya. Yung pang tunay na panalangin. Nanalangin daw sila, mahusay sila magsasalita sa panalangin, pero ano pang tinitingnan ng Diyos? Yung salita nila o yung puso nila? Yung puso nila. Kung wala pong tunay na pananampalataya doon, yung panalangin nila ay walang silbi. Tapos sa huli po, Nehemiah chapter 4. Chapter 7, verse 7, Nehemiah chapter 4, verse 7. Ngunit nang mabalitaan ni na Sambalat, Tobias na mga taka-Arabia, mga Ammonita, ang mga Astodita, nagpapatuloy ang pakukumpuni ng mga pader ng Jerusalem, ang mga sira, nagsisimulang nasarahan, sila ay galit na galit. Ibig sabihin po, ito pa ay parang kaaway ng Israelita sa panahon yun, ano? Sambalat, Tobias, natapos Ammonita, mga Ammonita, ano po? Astodita. Sila pa ang kaaway ng Israelita sa palibot ng Jerusalem. Kaya siyempre, ano po, nagkontrata po sila sa gaawin ng Israelita sa pangitan ni Nehemias. Hindi sila masiyaan sa kaawin nito. Nagagalik na.
Kaya verse 8, silang lahat ay makakasamang magbalak na puntahan, labanan ang Jerusalem at gumawa ng kaguluhan doon. Nagbalak po sila ng ganito. Oh, okay, sirain natin yung gawin nila. Kaya verse 9, kami ay nananalangin sa aming Diyos, naglagay ng bantay laban sa kanila sa araw at gabi. Meron pong isa pang punto dito, panalangin, importante. Pero yung panalangin na walang action na kailangan, syempre hindi po ito katanggap-tanggap sa Diyos, no? Panalangin, tapos meron pong bantay yon, meron pong bantay. Okay? Kaya po, panalangin importante, pero meron pong dapat natin gawin. Kung meron po tayong kasalanan sa ating buhay, yung panalangin ay hindi umabot sa Diyos ng langit. Kaya, ano po ang kasalanan mo? Gaya ng alam po natin, paksuway. Ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, kasalanan po ito. Kaya, una, kailangan natin suriin yung ating buhay sa halin ng takapakinig lamang, kunti dapat tayo pa'y nakatakatupad para yung ating panalangin ay umabos sa Diyos ng langit. Okay? Kaya kami ay nanalangin lang sa aming Diyos, hindi. Naglagay ng bantay laman sa yung kaaway nila sa araw at gabi pa. Ha? Ibig sabihin, ha? May shifting, ano? May shifting. Night shift, no? Kaya tayo din po para sa ministry, manalangin po tayo sa Panginoon palagi, tapos kung meron pong mga dapat nating gawin, sikapin natin ito para tuparin sa pamamagitan ng ating kilos, ating sakripisyo. Kaya nagtakumpay sila lahat. Natapos na po yung pag-ayos ng Jerusalem, tapos maraming Hudyo ay nakabalik sa kanilang lupain. Okay, hanggang dito po. Manalangin po tayo. Ngayon, yung tungkol sa panalangin ni Nehemias. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananalita sa pamamagitan ng panalangin ni Nehemias. Naunan po namin na kung gaano kahalaga ang aming panalangin ayon sa inyong kalooban. Kaya pakigabay niyo po kami upang magampan ang inyong mission ng mabuti sa pamamagitan ng aming pagtitiwala sa inyong espiritu, sa inyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming katanggap-tanggap na panalangin. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay, maraming salamat.